Yo, what's up mga kabrads? Nandito naman po tayo, Soul Can Less, ang iyong kabrads. Kung ikaw bago pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga video. Yo, mga kabrads, meron tayong pag-uusapan ngayon. Hindi mo ka natatawa na ako mga kabrads eh, kasi pinipilit ako ni Ate Margie. Si Ate Margie Olvida, ayan, shoutout sa'yo Ate Margie Olvida. Sasagutin natin yung tanong mo. Ayan, tinatanong niya sa akin kung gaano daw magmahal ang katulad natin. Alam niya na. Alam niya na, tibo, lesbian, tomboy, o ano man tawag sa akin. O ano man tawag sa mga kabrats natin dyan. Ayan, Ate Margie. Tinanong ko si Mrs. Brads. Tinanong ko din yung kaibigan kong isa na paano ba kami magmahal? Ito yung number one, mga kabrads. Ang sinabi lang nila, number one yung... Siyempre, sobra tayo papagmahal. Ang pagmamahal kasi, hindi yan nasusukat kung anong gender mo. Kung mapababae, mapalalaki, gay, o lesbian. Basta pagdating kasi sa pagmahal, sa pagmamahal, walang inano yan, walang pinipili. Babae ka man, lalaki ka man, tibu ka man, o gay ka man, o ano pa man. Ang importante, dito talaga, di ba mga brats? Kapag puso ang tinamaan, wala ka nang pipiliin kahit ano pa yan. Yung iba nga ngayon, age doesn't matter, yung tinatawag nilang May-December affair. Kaya naisipin mo, isang lola, ang boyfriend niya, ang asawa niya, nasa age 20 lang, o, di ba? Compare mo pa sa amin na sa mga third sex na katulad namin. Siyempre, hindi porket na ganito yung karayuhan namin, hindi na kami ganun magmahal din. O hindi rin kami ganun mamahalin ng taong mahal namin. Kaya, ayun, pagmamahal, talagang, kapag nagmahal kami, talagang buhos namin, ibibigay namin lahat, todo-todo kami nagmamahal. Yun ang number one talaga sa amin. Mapagmahal kami kung sino man yung babae yung iibigin namin. Kaya napakaswerte niya. Kaya ikaw, Mrs. Brides, napakaswerte mo. At ikaw yung tinamaan dito. Ay, ako pa yung tinamaan dito sa'yo. Kaya. Ayun, meron pang isa. Yung pangalawa, yung pagki-care. Kung paano kami mag-care. Ipapakita namin talaga na sobrang maalaga kami sa partner namin. Siyempre, usually naman, kapag may partner ka, hindi lang naman niya na as in partner talaga. Siya na talaga yung parang kalahati ng buhay mo. Siyempre, ibibigay mo lahat, aalagaan mo siya, kung paano mo siya asikasuhin. Ganon din siya, asikasuhin niya din ako o ano, siyempre. Kasi kami, kapag umasikaso talaga, mula ulo hanggang paa, asikaso, yan. Di ba, Mrs. Brads, kung nagkikilig ka dyan, kilig na kilig ka naman. Pero yon mga Brads, totoo yon. Sa aming mga less na tinatawag, mapag-alaga kami. Sobra kami mag-aruga. Kung meron bang 100% kami, lagpasan mo pa yun. Sobra-sobra. Kaya, di na ako magtataka bakit nagtagal sa akin si Mrs. Brads. 12 taon lang naman mga Brads. Kaya, ipinagmamalaki ko yon na nagtagal siya sa kagaya ko. Hindi niya iniisip na pareho kami yung, alam niya na, ang iniisip lang namin yung to, puso. Puso lang ang umiiral sa amin. Kaya, yun mga brides. Ayun, mapunta tayo sa pangatlo naman. Dito tayo sa pangatlo mga brides. Yung pangatlo kasi ay overprotective. Ayun, totoo yun. Overprotective kami kasi. Ang gusto namin, okay kayo. Okay yung taong mahal namin. Inaalala namin sila palagi, lalo na kapag sila lang mag-isa. Tinatanong namin na mag-ingat. Sinong kasama mo? Sinong ganyan? Overprotective means gusto mo lang lagi siyang safe. Hindi naman yung sinabi na overprotective, talagang sinasakal mo na siya sa leeg na di siya pwede lumabas. Di siya pwedeng gumala. Hindi ganon. Ang pagiging overprotective kasi ng isang less, ang gusto lang niya, assurance. Ang gusto lang niya, sigurado. Ako, ganun kasi ako eh. Hindi porket na sinabi mo na... Ang iba kasi mga press na sinasabi nila, kapag nagbahal ka ng isang less,
gumagahan kagaya namin. Overprotective daw namin. Oo, overprotective kami, pero hindi kami overprotective na sobrang OA. Ang pagka-overprotective namin is talagang para lang sa partner namin na gusto namin, safe lang sila lagi, hindi sila maliligaw ng landas o agatabo ng landas. Basta gusto lang namin, safe lang, yun lang. Pero hindi kami lumalagpas doon sa pagkaka-overprotective na sinasabi nilang OA na talagang hindi siya pwede umalis na hindi ako kasama. Hindi naman ganun. Inayaan ko nga siya kung saan niya gustong pumunta, pero yun. Meron pa rin silang kalayaan. Hindi overprotective talaga na OA as in. Kaya lilinawin ko lang yan mga brats sa aming mga les. Hindi kami sumasakal sa leeg. Hindi yung literal na sakalin ng leeg, ha? Literal na walang laya. May laya ang mga partner namin. Meron silang laya ang magdesisyon. Si Mrs. Brides nagre-react. Kaya yun mga brides. Yun lang ang ibig sabihin ng overprotective. Ayun, isa pang alam ko na nagugustuhan ng mga babae sa aming mga les. Kasi syempre, kaming mga les, syempre, puso din kaming babae, pero ngayon, puso na kaming lalaki. Sinasabi nga nila, babae kaming pinangalak, pero lumaking lalaki. Yun nga. Ayun mga brats, kami kasi, ano kami, hindi lang kami partner. Hindi lang walang masasabi na kaibigan. Hindi mo lang masasabi na... Ayun mga brides, doon na tayo sa pang-apat na katangian namin mga les. Kami kasi mga brides, ando rin kami. Katulad nga na sinabi ko, mapababae, mapalalaki, tomboy o bakla, kung makipag-banding kami sa kanila, solid din. Kasi alam namin kung ano yung takbo ng isip nila. Alam namin kung paano namin sila pasasayahin. Alam namin lahat yan. Kasi nga, meron pa rin kami pusong babae na sinasabi mong gano'n. Pero yun nga, ngayon, puso namin lalaki kasi kapag kami ng babae. Pero kidding aside lang yun mga brides. Sa amin kasi, game kami sa lahat. Hindi kami KJ, hindi kami ano mang gawin sa amin, game kami. Pero hindi ko nila lahat, ha. Hindi ko naman sinasabi na yung mga lalaki, hindi nila alam ano yung mga babae, ano bang tawag doon? Hindi ko maano eh. Hindi ko sinasabi na hindi nila alam laruin yung pag-iisip at yung... Hindi ko sinasabing laruin ang damdamin ng babae, ha. Hindi nila alam sakyan kung anong gusto ng babae. Kasi kami, kung anong gusto nila, game kami. Parang lang kami mga BFF nila o best friend. Na sinatawag mo na, oh, partner namin sila. Tapos, parang ano rin nila kami, kaibigan lang, kaya ganyan na medyo magaan kami sa ano ng mga babae. Yun ang nakikita ko, tsaka talagang... Pasensya na kayo mga brats na tall na lalaki, ha. Di sa tinataas ko yung upuan ng mga tibo. Pero yun lang talagang reality ngayon. Na mas gusto na ng mga babae ang mga kagaya namin. Hindi ko po sinasabing lahat. Yun lang pong iba. Na talagang gusto lang kami. Yun lang pong masasabi ko. Ayun, at yung panglima na ano pa? Conservative. Ayun, lagi sinasabi sa akin ni Mrs. Bright ang pagiging conservative. Ang conservative kasi, hindi in a sense na talagang magbarat saya ang babae. Hindi ko sinasabing ganon. Ang sa akin lang kasi, base sa experience ko lang, kasi ayoko lang. Example ko lang si Mrs. Bright. Ha? Ang pagiging conservative ko kasi, siyempre, ayoko naman na nagsusuot siya ng paikli. Kung sinasabi mo yung short na hanggang dito na lang, litaw na yung kaluluwa, ganyan, tapos magdamit. Talagang, alam nyo na, hindi ko maano eh, pero yun nga, ang pagiging conservative. Siyempre, iaayon mo lang yan, iaayon mo lang sa kasuotan ng kasama mo. Hindi naman sinabi na pagiging conservative
ang init-init, siya naka-jacket. Pero ngayon, winter sa amin, kaya naka-jacket ako. Yun lang ang pagiging conservative, mga brides. Ayun, mga brides, yun lang ang alam ko na katangian namin, mga les, kung bakit mas mahal kami ng mga, o mas nagugustuhan ng mga babae ngayon, o mga katulad namin les, kasi doon nila nakikita kung paano talaga kami nagmamahal. Doon nila masasabi na talagang iba. Ibang magmahal ang less kasi sa mga lalaki. Oh, sabihin na natin na less kami. Ang pinagkaiba lang namin sa lalaki, hindi lang namin sila mabigyan ng anak. Yun ang problema namin. Pero kung itataguyod namin sila bilang kami ang partner nila, mas kaya namin higitan kung ano man yung gagawin ng lalaki. Ang pinagkaiba lang talaga, baby lang, doon lang kami nagkaiba. Yun lang hindi namin maibigay sa partner namin. Pero yun nga, sinasabi nila, dahil pag nagmahal ka daw ng tipo, mahihirapan ka na daw makakalas. Hindi po totoo yun. Ang realidad na po ngayon, ang babae po ang nahihirapan na magipag-iwalay sa akin. Hindi po joke yan, ha? Pero ako, yun lang po yung nararamdaman ko. Yun lang po yung alam ko. Pero hindi ko po sinasabing lahat na ang babae ang nahihirapan na pong makipaghiwalay sa amin. Hindi po in a sense na pinipigilan namin sila o sinasakal namin sila. Nahihirapan po sila sa in a sense na talagang mahal na mahal po nila kami. Minahal nila kami ng buong buo. Minahal nila kami kung sino man kami. Tinanggap nila kami ng buong buo talaga. Kaya, ayun po, yun lang yung masasabi ko. Na, ayan, Ate Margie, nasagot ko na yung mga katanungan mo. Kung gaano ba kami magmahal. Ayun. Kaya, kung nagustuhan niyo po yung aking content, maraming salamat po. Kung hindi naman, okay lang po. Gusto ko lang po talagang sagutin yung katanungan ni Ate Margie. Kaya, ayan, Ate Margie, nasagot ko na. Kaya, maraming salamat. Ayun po mga brides, at tayo magpapaalam na, at wala na tayong masabi, yun lang ang masasabi ko po. Ayun mga brides, natapos na tayo sa pinag-uusapan natin tungkol sa kung gaano ba talaga kami magmahal. Kaya yung mga katulad kong yan, tama ako, di ba? Tama ako sa lahat ng sinabi ko. Kaya po hindi ko po hindi ko po lahat sinasabi na huwag nilang mahalin yung mga lalaki. Magmahal na lang sila kagaya namin. Nasa babae pa rin naman po yan kung gusto nila, kung babae. O kung tibo o lalaki man yung mamahalin nila. Ang importante po eh, magmahalan lang. Kaya mga brides, ako'y magpapaalam na huwag niyong kakalungutan ang mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated mga brides. Kaya paalam na mga brides, paalam na.